UG kahapon eh hindi natin siya nakita sa game, pero right now it's looking good for STI. Hindi sila nanakawan dito ng necessary buffs, diba? Yes. Nakuha pa rin ni UG dito, so medyo okay. Yeah, and also natakatid for the kills din tol ha. For the most part, Execration was being very aggressive. Execution was being very aggressive sa early minute ng game natin. Pero look at that, halos wala silang masyado nakukuha mula dun sa STI. The golden is in that of STI, more than just the first blood that we're able to secure. Ito ang abante ni Chuck mo to, pambait lang to eh. Nakabang si Docman din and then si Lard. Nakakatuwa tong ginagawa ng STI tol. Kasi alam mo yun, again, kaya medyo pakampi na tayo dito sa STI. Kasi di na po sila kasali tol sa regular season. Di na sila kasama sila. Guys. Eliminated na sila. So ano na lang na to? Gaya na sinabi natin, end with swag. End with swag. Kumbaga sa Chinese garter, visitor ka lang. Visitor na! Eto, Inila! Si paring Air Max, pero yung Chicho na kayo nag-transform! But still, the Joehead, Lembot will finish this. Shinbu, mukhang magandang mood ng STI ngayon ha. Ano? Parang nasulit yung pagkawala ng klase. Oh my. Parang ito yung ano eh, no pressure eh. Pero importante pa rin. Tingnan natin dito, Lembot here. Of course, tapos of Blades na pinalapag dito ni Paring Hate. Masyado nang malalim, but was able to walk away. No crowd control and the hook. No? Yung spear dito ni Docman ay hindi nakakonekta. Meanwhile, sa kabilang bahagi ng ating mapa, it will be the Esmeralda getting the tag against Nyxus Uranus. Na-late ng onte yung King's Calling ni Docman doon. Could have been earlier. Hindi siguro makakatakas kagad si Paring Hate. By the way, back to what we were saying, Paring Shinbu, importante yung game na to for Execution. Still, they want to secure the upper bracket. Sila ang tinaguri ang dagtang lason. Dagtang lason. Simula pa season 8, fanboy na talaga ako Execration eh. Sila yung ang hirap maging fan, alam mo yun? Gera dito mga kaibigan, maalam na yung ating Mincitaris tapos at trustan ng todo na inis. Mga membro dito ng STI, ay nako, mukhang meron pa mabubuhay. Yun ay si Zapnu, pero hindi yung link nila. Ang palitan ay isa, tapat sa dalawa. Salamat ng Execration. Oh, that was crucial, ladies and gentlemen. But still, it's a good thing na dalawa yung nakuha ng Execration doon. Could have been better kung nakapag-push sila ng bottom lane, pero ginusto na nila yung mid lane. So, medyo good trade for them, Paring Shibu. The problem is, na-delay ng onte si Paring Hate. Siya yung na-shutdown. Kung hindi, mas better sana kasi kahit papano tuloy-tuloy ang power spike. Ang kailangan lang iwasan ng Execration dito yung mga sobrang sour moves na sinabi ni Yasumeo eh. Kasi ang daming lockdown sa side ng STI, hindi ka basta saan pwedeng umasim. Yes, totoo yan tol. Dito ba pre, anong ruling dito? Isang win lang ba sa Execration o dapat dalawa? Para kailangan, mamaya malalaman natin pagdating sa panel. Pero I think kailangan 2 wins ang STI eh. 2 wins. 2 wins ang STI o para mapabagsak yung Execration. So, kahit isang win lang ng Execration. Ayan, kasi, sorry guys, yeah. Hindi na natin na-discuss itong teamfight na nangyayari sa may pinakababa. It was quite extended, pero si Q pa na lamang yung napinapadala. Kasi again, gusto ko lang i-reiterate, no? We keep on mentioning sa mga audience natin dyan na itong laban natin parang non-bearing na sa STI kasi tanggal na yung STI. Pero ang nilalaban dito is yung Execration upper bracket, lower bracket. Tama, di ba? Kasi sa standings kasi natin tol, may batas eh, bawal bumaba. Bawal bumaba. Pero pag sinabi, pag nag-comply ka, na bawal bumaba, bawal bumaba. Bigla kang bababa. May ginawa ka na ano, na mali sa laro. Ayun, at inayos mo naman yung paglalaro mo tol. Pwede na bumaba. Pero dito, bawal bumaba ang Execration. Hashtag bawal bumaba, guys. Tandaan nyo yan. Kailangan kasi mag-comply kayo. Mag-comply kayo. Actually, hindi lang mag-comply. Mag-compete. Mag-compete. Ang kailangan nyong gawin. Mag-compete na sa may turtle side. Bungin! Top! Nagkaroon ang first pathway dito. May side mode. Ay, patatakas ba kaya ang side ng STI? Yes, makakatakas sila. Pero kung lahat ng turtle, si Hit nag-aamang dito. Kung tanong Inferno coming on Zapnu. The hook rin. Kumalo na si Paring Zapnu. Pero siya lang. Awal pumasok! Awal lumabas! Hindi makalabas! Si Zapnu hindi nakalabas! At mukhang hindi makakalabas si Hit! Naku! Hindi siya nag-comply!
Nag-complain, tol! Ay, ako, kera ba dito tuloy? Toto, eto, Max, nako, eto, Nark, mga kaibigan, at siyang nung nadamay din. Palayo na lamang ginawa dito ni Benny Cutie ang palita ng isa laban sa apat at lamang na nakuha kaagad ng STI squad. Sabi ng STI ngayon, pwede ka nang lumabas. Itandaan mo sa STI, maraming classroom eh. Ipag nasa classroom nila, hindi ka talaga makalabas, Kuya Shin. Oo nga pala. Maraming classroom. Bawal, lumabas. Ito mga exhibition show. Ito yung mga klase ng estudyanteng ang hilig lumabas. Mukha naman eh, no? Parang eh. Pag si Zapno nagsabi, ma'am, may go out. Sure. Pag si Kuya Zapno kasi sumenyas na sa'yo na tinawag na yung pangalan mo, alam na eh. Alam na yung mangyayari. Alam ano na eh, matiks na eh. Ang pagkakamali dito ng execration, Kuya Shinbu, napag-usapan pa ng panelists natin kanina, looking at the anti-crowd controls here coming in from execration, si Eto Max lang ang may purify. So, delikado to kasi you have silence, you have single target lockdowns for STI, makunat yung Uranus, makunat si Mincitar, actually, si Docman, yes, with the top emblem. Ang kailangan ng execution dito, they need to play the map wisely. Hindi sila pwedeng mag-sour moves. Yeah, yung basta pasok lang. Yung mga ganun. Kasi there's a lot of these people coming in from STI, tol. Not mention, I feel like they're disrespecting the silence coming in from Mincitar. Ang ganda ng cut na to, para kay UG, pero hindi nagawa ni UG yung best niya para maka-juggle. Yun na nga lang, kulang pa rin, hindi rin makalabas, tol. At nadamay pa sa dahas ng execution ngayon, itong bottom lane. Sabi ng execution dito, alam mo ko yung Manjin question book, kahit labas kami ng labas sa classroom, pumapasok naman kami pag kailangan na talaga. Totoo. Kapag tag-ilid na ang baboro. kapag ano na lang, yung one absent ka na lang, tutuloy-tuloy mo na. And mukhang itutuloy na nga ng execution to. Parang Shinbu, if I'm not mistaken, execration, kung manalo man sila ng isa dito, I think masisecure na nila yung slot. For those people lang na hindi aware sa ating bracket standings, execration to ang nasa top 4 ngayon, currently. Ito lang yung pang seal the deal nila, itong game na to. By the way, ayun na, isang win ang ano, isang win yung tinutukoy mo dito, no, for the Starlight. Mukhang ano, pre, nalalapit ah. Parang kaya eh, no? STI eh, parang yung mood ng STI ngayon, parang kahapon kasi, nasa ganitong state na sila, pero parang ano pa sila kahapon eh, parang lugmok pa yung kumakain sa kanila. Ngayon parang ano na lang eh, parang go out with the bang na yung nararamdaman sa galaw nila ngayon eh. Parang tignan mo yung levels pati nila, oh, medyo okay din naman. Indeed. Nakakapalag sila in terms of gold. May hulog. May hulog talaga, tol. Batayan natin ngayon. Still, it's a close fight here. Flicker yung naginawa ni Paring Lard dito. Divine Judgment. That's the layering of crowd control. Still not gonna be enough to actually shut down Benny Cutie. Ang problema, ang daming na-burn dito ng todo nila. Lard, nila Lembo. Binakapan dito ng mga member ng execution na maalam dito natin kaya na mura. At ginantihan pa ka nating Esmeral nang nagigig habang sa likod naman would be the Bling Hate here, of course, with that sword. Nako mga kaibigan, Swords of Revealing Light sa pinakalikod, di na mahalaga yun, kumuha ng sundot save dito pero di siya makapasok dahil may bantay mula doon sa ultimate ng Mincitar. Patay ngayon ng ating mage dad si Yuji na nakakari. Then let's see here, ladies and gentlemen, as you can actually see ang pambawi at pagbaro ng api ng execration habang sa mabatol Tamus ginagawa ang trabaho niya. Grabe, galit na si Hate. Man, grabe yun. Team execution, I think the main problem nero ng STI, kapag kukuha sila ng ganong klaseng team fight, kailangan lang damage output para kay Esmeralda, kay Benny Cutie. Kasi actually, Esmeralda, kaya rin siya pinipili ngayon, it answers this type of heroes na medyo makunat, tapos lalapit sa'yo, di ba? Jawhead, lalapit sa'yo, may shield. Yung Kaja, lalapit sa'yo, Makunachi, magkaka-shield din. Easy na ako shield kay Benny Cutie. Yun nga eh. Tapos binurn mo yung crowd controls mo. That's the problem. Kaya ang ganda nung decision ng execution to make the cut. Yung German cut sa ilalim, tol. The cut is real. Tapos, ayun, they punish the cooldowns. Dalawang cooldowns mula doon sa ejector, mula doon sa Divine Judgment of STI. That is not well calculated mula sa STI. Yung pag-abante doon kay Esmeralda. Benny Cutie, pre. Ito talaga itong batang to, pre. Tapos execution brand pa. Mamarkat to sa memorya ng mga audience natin. Iba talaga, man. Benity, isa sa mga super rookie na pumasok ngayon sa MPL. Execration, getting near that upper bracket. And sobrang solid sa kanila to kasi it will give them an extra life
para sa ating playoffs. This is really looking dangerous for STI right now. I think kung sila maghahanap ng gera to, yung parang nangyari kanina, yung parang ganyan lang, ayan. Oh, ayan. Pwede na siya. Isa lang. Relax. STI, relax. May classroom. May classroom to. May classroom. Easy lang. Mahaba pa klase, no? Mahaba pa klase, tol. Oo. Mahaba pa klase. Kalmalicious lang. Matataka din to. Ganda na sana eh, nung laman nung STI kanina eh. Pero yung execution kasi, siguro yung early game na aggression nila na papanish. Pero ngayon, mas rewarding na sa kanila maging agresibo. Kasi, ang nangyayari sa STI, hindi nila na ma-manage yung pressure on different lanes, no? Against their base sa execution. Ano din yung STI eh, execration, isa sila sa mga team na alam nila kapag nag-overassim na sila actually. Ang maganda dito sa execration para sa akin, sila yung ano eh, yung may pinakamalawak na street smarts sa paglalaro ng ML. Explosive, yes, lagi explosive. Pero nakita mo naman, after nung napita sila kanina doon sa bottom lane clash, never na silang nagsama-sama, never na silang magpumapasok. Sabi nila, split mo na lang yan, Kuya Benny Cutie, tapos mag-split ako sa baba, tapos Hate, mamulis ka na lang, wag kang unang papasok. Parang ganito, wala pa si Hate, nangyayaring laban, Glorious Pathway, Shock No, baiting in, all controls, parang Shinbu. Gera dito. Well, konting daan lang sa gera doon. Kasi wala na rin naman sense na mag-stay yung execution, especially with that turret onto the bottom lane. What is happening here are not really heavy engages, but the battle of attrition, Paul. The battle of attrition, naka-rhymes ang execution, they're winning it steadily by pressuring different lanes. Yeah, battle of attrition, it's all about the execution coming in for execration. What is the solution? What is the solution? What is the solution to the population? Yes. Long live the nation, ladies and gentlemen. Let's see here. Nako, nag-metamorph na tol. On sa yung chichunot. Oh, tinusok patalikod. Sakpat palikod. Winan 8-7. Nako, ang kaibigan. On to the bottom lane pa. Now, two members na nawawala sa side dito ng STI. Lumas yata. Let's see here. As the main UG is being set in the eyes of members of execration. Pero mukhang tama na muna yon. Zapnus sa may pinakababaan, may siege na ginagawa dyan, hindi na makakalabas dito sa gitna, mga membro ng STI. At malakas, ang pumapasakay ng execration umaabante. Zapnus itong frontline, went for the jump, Chakno na kumakat dyan, nakuha yung agro mula sa turret dito. Habang mababa, nandun si Mixo naman na humaharap na sa mga membro ng execration. Pero kahit papano napigilan pa yung tulak dito sa gitna. Medyo makunat si Chakno dito pare, tatlong bars, 3-bar set up yung kanyang buhay dito. 3-bar set up. 3-bar set up eh. Yung buhay niya dito, it's around 12K. Ayan, 4 times 3 yan eh. 3 bar set up yan. So, nakakimangit na si Yui dito. Hindi pa rin siya napapatumba, tas may immortality pa siya. This is perfect for execration kasi never nang nauuna si Hit. Kanina alam mo, Tol? Oo. Ano pansin ko rin pala, Tol, no? Hindi lang sa never nang nauuna si Hit, no? On the ID, ayun eh, ang ganda kasi nun eh, talagang ipanguhuli mo si Hit. But and the problem there is there's a lot of freedom for Hit to actually follow up. Alam mo kung bakit, Tol? Bakit? Mataas yung uptime ng minions ng STI. Execration, sorry. Medyo mataba yung minions ng STI, pansin mo? Ayan, no? Wala silang clear. Oo, Tol, meron sila Makunachi. Nixu, pwede humarap. Pero yung bakbakan, tuloy-tuloy lang. Kasi ano eh, talaga yung pressure will always be in favor of execution. Just because they have more wave clear, they have 6 people involved sa squad nila. Ang sasabi yung mga sudog sa pamilya. Totoo. Sometimes yung chichu dog nakakatulong pa sa wave clear yan eh. May times na iwan mo yan sa lane ng konti, tago ka ng konti. Easy ano yun, easy wave clear eh. Pagdating lang ng konti, di ba? Deadly lang. Tama lang. And the problem here for STI, isa lang yung wave clear nila through the ring ni Maring Aja. And wow, I think tol, parang okay, tama yun. Hindi talaga, hindi makalabas, Tol. Hindi makalabas. Sabi ng execration, bawal pala lumabas. Bawal din. Kasi ngayon na nga. Nag-comply lang sila sa Tol. Kuha yung Lord Easy Lord. Nag-comply lang eh. Oo. Grabe tong execration, man. Alam mo, execration, pag nanonood ka talaga, high scoring game, eh. Tol.
Gera kong gera eh. STI, let's go! Okay, pag ano nga, mahirap talaga maging ano. Aim high, STI. Ano eh, ang hirap din maging fan ng execution eh. May mga moments talaga na parang alam mo yun, super dominating sila. Oo, man. Tapos may mga moments din na magtatanong ka, ba't mo ba sinusuportahan yung execution? Kaya ano eh, no, hindi nakakapagtaka kung kaya ang daming fans ng execution eh. Sobrang drama. Dramatic eh. Dramatic oh, talaga ng squad na to, pre. Dramatic. The squad of Colors. Oh, tinagi si Chang dito. Baka, TikTok sa gitna. Na-burn naman yung immortality niya, pero hindi pa rin yung tapos. E di ba makapag siya ng kanyang mga boss, Manjin? Naku, kapakang vengeance. Pero nasa plane pa lang. Tusok. Okay, nang side ng execution, basag na ang mga towers dito ng STI. Kumakapit na lang sila sa mga garter dahil wala na ang mga kapitan very cutie. Bukas na. Bukas. Bukas na lahat. Bukas na lahat ng classroom, mga tol. Tingnan natin dito. Tumulong si Berkinti sa may pinakagitna. Una kaagad na makakaramdam ng sakitan up deny si Yuji. Na-plinikary-in sa gitna dito ni Berkinti din. Napakalalim na kanyang ginawa pero okay lang din. Nawala yung mga damage dito mula sa STI. Habang humabol naman ang iba pang mga member ng execration ng buhay. Tingnan natin buhay din. Itong base mismo. We need to at least 20% of the life. I think that's it, ladies and gentlemen. Game 1 will go to the nation of execration. The most explosive team. The most exciting team. The most dramatic, the most explosive team. Yes. At alam mo yung, yeah, alam mo yung execution, ito yung team na, ano eh, ang sarap itopic sa Genomern, no? Oh, man. So,